Hello guys, so ngayon ang pag-uusapan natin is paano ba i-connect yung ating digital audio ng ating TV sa isang component or yung ating audio output. So katulad ng TV ko na ginagamit dito is wala siya ng 3.5 auxiliary na 3.5mm jack. Meron lang siya nitong digital audio. So hindi ko siya ma-convert yung ating sound ng ating TV sa ating component. So, ngayon, ipapakita natin or ituturo natin kung paano siya i-convert yung ating digital audio sa 3.5mm jack connection. So, ito guys, binili ko siya sa Lazada. Ayan, ito. So, hindi ito sponsor ng Lazada guys. Ha? Ayan, binili ko ito sa Lazada, which is isa itong digital audio connector or adapter. So, buksan na natin guys. Ayan. So, nabuksan ko na rin siya kasi kanina. Tinignan ko kasi kung anong laman. Kung ano yung tsura. So, ito guys. Yung kanyang box. Medyo beat up. Ayan. Kita nyo. Medyo may upi-upi na. Ayan. Audio converter. Digital audio to analog. Kasi yung ating 3.5 is analog, tapos yung TV natin na output ng ating audio is digital. So ito guys pala, yan, nabuksan ko na. So laman ng box is yung kanyang user manual. Ito yung ating mismong ayan, digital audio to analog audio converter. Ito yung kanyang power na DC na 5 volts. Which is ito yung i-connect natin to dito. Tapos ito i-connect natin sa isang power supply na may USB. Pwede yan sa likod ng ating TV. Ayan, tapos yung ating digital audio. So yung connector nito guys, so pwede natin siyang i-convert yung ating digital audio sa ating TV gamit ang itong mga cable na to. So ito guys yung ating AV. Ayan, nakikita nyo to. Ito yung mga typical. Tapos yung ating 3.5mm jack. So ito guys, pwede nyo gamitin dahil dito. Yan, i-connect lang ang ating to. So yan. So ito guys, isang option. Kung meron kayo nito, pwede nyo itong gamitin. So madalas ginagamit ito sa amplifier or kapag nagigitara. Yun. Then, pwede nyo rin gamitin guys, ito direkta. Yung ating 3.5mm jack. Yan, double. Yung kabilaan yung ating jack. Then, isasaksak natin yan dito sa ating 3.5mm. Yan, tapos ito yung ating component. So, ito lang guys, yung ating audio converter. So, punta na tayo dun sa TV para makita natin kung paano siya i-assemble or i-connect. So, doon na tayo guys. So, yun guys. Ito yung ating likuran ng ating TV. Yan, meron tayong dalawang USB. Yan, para mas makita. Yan, meron tayong dalawang USB port. Yung ating antenna. Ito yung ating audio digital output. Ito, nandito guys. Meron tayong dalawang DJ, HDMI. Then, ito yung ating AV in o yung ating audio visual. So, kung meron kayong VHS, meron pa bang VHS? Betamax. Yun, mga VCD, DVD player. So, dito siya guys, kinukonnect. Then, yung ating LAN sa ating internet, sa ating TV. So, guys, so, i-assemble na natin. So ito guys, yung ating yan, digital audio connector. So pag binuksan na pag ikakabit niyo na pala guys dito. Yan, tanggalin niyo yung rubber. So meron kasi siyang rubber connector ito. Yun oh. So kailangan niyo tanggalin 'to. Kasi hindi niyo mapapasok dito pag hindi niyo tinanggal. Meron siyang rubber protector. Yan. Then, papasok na natin siya.
Yun. Yun. Masak din. Yan. So, nakikabit na natin yung ating digital audio. Cable. Yung ating namang adapter. Yan. So, yan guys. Yan natin siya ipapasok. Yun. So, mahirap lang siya. Alam talaga siya medyo persay ng konti. Pero okay naman. Yan. So, ilalagay na natin yung ating digital audio. Yan ang gagamitin naman natin. So, subukan ko muna gamitin. Itong ating out. Yung ating AV. Connector. Yan. Then yung kanyang power output. Yan yung ating DC na 5 volts. Dito. Connectan natin yan. Yan isasaksak natin siya dito sa USB. Dito tayo kukuha ng power. Sa USB yung ating TV. Yan. So, hindi pa siya umiilaw guys. So, iilaw to siguro. Ano, hindi pa umiilaw yung kanyang LED lights. So, subukan natin siya isaksak na sa ating component. So, yan guys yung ating assembly. Yung ating digital audio. Yung kanyang power. Which is 5 volts. Yun yung connector natin. Yan. So, subukan na natin siya guys. Yan, so ito guys yung ating assembly. Yan, medyo nakahang pa siya sa ating TV. Yan. Medyo ayusin ko na lang yan. Baka dito ko na lang itago. Tapos palisutin ko na lang dito. Para itong mga cable na lang sa baba ang nakahang. Pero sa ngayon, since susubukan muna natin siya, so hayaan ko muna na nakaganito. Tatanggalin ko na naman. Yan, so ito yung ating assembly. Then yung ating 3.5 mm jack. I-on natin yung ating component para sa ating audio output. Yan. Saksak natin. And i-turn on na natin yung ating TV. Yan. So guys, ito. Yan. Convert na natin yung audio ng ating TV sa ating component. So gamit yung ating digital audio converter. Pwede rin tayong magkaraoke. Token of us. I wanna have control. Ito yung ating assembly or connector gamit ang ating audio digital audio adapter or connector. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe and like this video if you like it. Thank you guys for watching. Until the next video.